Isa pang review committee ang binuo ng DOH o ng Department of Health. Bukod kasi sa di manoy maanumalyang pagbili ng mga bakuna, pinaiimbestigahan din ang proyektong modernisasyon ng Fabella Hospital. My report, si Pia Arcangel. Hindi lang pala isa, kundi dalawang review committee ang binuo ng DOH para imbisigahan ang mga alegasyon ng anomalya sa Department of Health. Bukod sa kontrobersyal na pagbili ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV10 na hindi raw cost-effective at taliwas pa sa rekomendasyon ng World Health Organization, pinaiimbisigahan din ang proyektong modernisasyon ng Fabella Hospital. Ibinilin raw ito ni DOH Secretary Liv Enrique Ona dahil nagkaroon ng mga question sa procurement at bidding process. Hindi naman sinasabi na iniimbestigahan dahil sigurado may mali, no? Ginagawa lang po ito para tugunan na kung may mga akusasyon ay may mga haka-haka, mabigyang pansin. Pero dito raw, hindi mga opisyal ng DOH ang iniimbestigahan, kundi ang mismong prosesong ginamit sa procurement at bidding. Yung sistema, meron bang maling ginawa? Was there a lapse in judgment? Was it intentionally done? Was it unintentional? Pero di naman daw ito nangangahulugang walang mananagot sa kagawaran. If there will be findings, I will refer you to the legal department. At kung ano yung kanilang rekomendasyon, susundin ko po. Nasabi rin ng Pangulong Noynoy Aquino habang nasa APEC Summit sa China na bago mag-imbestiga ang Department of Justice, nakipagpulong na siya sa mga taga-DOH. May mga nakita akong error sa map, for instance. Is that the right idea po rin? Not by the DOJ, may another entity with Veritas. Ikinalulungkot daw ni Garin ang patong-patong na isyong ipinupukol sa DOH dahil nalilihis sila sa trabaho nilang pagbuo ng mga programang pangkalusugan sa ating bayan. Pero sabi rin ng Pangulo, nakasalalay sa investigasyon ang kapalaran ni Secretary Ona. The investigations are pending. His answers also are still pending. Parang antayin naman natin to make a judgment. Parang hindi ko na dapat pinainvestigahan kung may judgment na ako. PR Arcangel, GMA News.